Mga isang minuto lang. Dalawang kutsarang mantika o tatlo. Painitin po muna natin yan, ha. Hindi po sana ako magluluto. Apat na itlog po ito. Dalawang itlog lang pala meron ako dito, eh. Kaya sabi ko kay Manang, manghiram muna, kumatok muna kay Kamario at hindi naman ginagamit yung itlog niya, eh. Dahil nga po hindi nagluluto. Kaya sabi ko, hiramin po. At sabi ni Manang, dalawa lang din po ang itlog ni Kamario. So ito, apat. Nilagyan po natin yan ng tubig. Oh, dalawang tasang tubig ang inilagay ko. Apat na itlog na binate at dalawang tasang tubig. Timplahan na natin ng konting Knorr liquid seasoning, isang kutsara at saka konting paminta. Sige, yan po ang sabaw natin. Salamat sa itlog, Kamario. Oh, maraming bawang. Oh, sige po, gisahin po muna natin yan. Dahil gusto ni Manang kumain daw sa labas at nagsasawa na yatang kainin tong mga niluluto ko. Aba, sabi ko, sabihin mo sa akin at iimbitahin ko yung mga nanonood sa atin at tayo nang makakain, eh. Isang tawag ko lang doon, palagay ko, eh, nagkakari-karipas na ng takbo yun dito sa bahay, dyan sa tarangkahan. Buksan nyo na, pero wag nyo palabasin yung aso, ha? Sibuyas. Toto ko na nga itong sibuyas. Ayan. Kamatis. Kung mura-mura kamatis, dagdagan nyo. Pero kung mahal, isa na lang, okay na yan. Sige po, sangkutsyahin natin ang ating bawang sibuyas kamatis. Pakpan po natin sandali. Oh, pagkatapos po ng dalawang minuto, luto na yung ating bawang sibuyas kamatis. Lagay na po natin itong ampalaya. Ito po yung isang malaking ampalaya. Iniwa ko lang maninipis. Masustansya yan, mura pa. Magkano po ba kilo ng ampalaya sa atin? Hindi natin lalabugin yung ampalaya, sandaling-sandali lang to. At hindi naman maganda kung lutong-luto ang ampalaya nyo. Nag-ampalaya pa kayo. Takpan po natin yan. Ay, sandali. Patisan na po natin, ha. Timplahan na natin. Patis, konting paminta. Kung meron kayong nor, lagyan nyo ng konti. Isang kutsara, para masarap. Oh, halo. Mga dalawang minuto lang ang to at maninipis ang hiwa nitong ampalaya, eh. O, pagkatapos ng dalawang minuto, sasabawan ko na po ito. Ito yung sabaw natin. Ay, sandali, sandali. Lagyan natin itong tahong, ha. Ito po ang istorya ng tahong, ha. Teka muna, ilalagay ko muna. Ito pong tahong, eh, niluto ko ng apartikular kanina. Dahil ang bala ko nga po, eh, kumain lang ng tahong na nilagyan ko na ba ng konting patis, paminta, pinigaan ko ng lemon at saka konting nor dahil iuulam ko po sa tinapay. E naisip ko, ihalo na lang dito sa ating ampalaya, di ba? Kakaiba, ampalaya at talong. Luto na po yan, ha? At niluto ko na kanina. Tsaka natin isama itong ating sabaw. Isang halo lang, ha? Huwag yun ang kalikutin at nang mamuo yung itlog at tubig. Nakita nyo ba? Nilagyan ko po ng tubig yung ating itlog para marami ang sabaw. Ang ganda tignan, ano? Nakita nyo? Oh, tara na po natin yan. Mga isang minuto lang, bago nyo po patayin, lagyan po natin ng malunggay. O, libre na naman yan, ha? Pasensya na kayo, ha? Mga dalawang ulam pa lulutuin kong ibabahagi ko sa inyo, makakakita pa kayo ng malunggay. Kasi po, inuutik-utik ko ang malunggay at may kamahalan dito. Eh, okay na sa amin yan ni Manang, oh. Dalawa lang naman kong ikakain, eh. Kaya isang taling, isang bungkus na malunggay po yung binili ko, inuutik-utik ko. Dalawang ulam pa. Wala na kayong malunggay na makikita. Iba naman ang aaryahan natin. Takpan po natin yan. Papatayin ko na po yung apoy, ha? Kung napapansin nyo po, ang mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo ay mabilis, madaling lutuin, ang mga rekado, madaling hanapin, may pagkamura ng konti, pasok na pasok sa araw-araw nating panggastos. Hanggat maaari po, eh, gusto kong ang niluluto ko, eh, hindi yung magtatagal kayo sa kusina at hulas na kayo at pinagpapawisan na kayo sa kusina. Nakaluto nga kayo, pero pagdating ng mister nyo, naku po, eh, ano ba nangyari sa misis ko? So dapat talaga mabilis ang lutuan, katulad po nito. O, nagustuhan nyo po ba? Ano po ba masasabi nyo? Pakisulat nyo naman dito sa baba at nang nabasa ko. Eh, kadalasan po, eh, pag nagbabasa ako, sa inyo rin po ako kumukuha ng idea kung ano lulutuin. Paminsan-minsan, binabago po ng konti yung rekado o yung paraan ng pagluluto. Pero pagkatapos nun, sa huli, alam kong magugustuhan nyo. Madaling lutuin, mabilis kainin, ang mga rekado, mura at madaling hanapin. Yun ang gusto nyo, di po ba? O, sa susunod po uli, si Ron Bilaro,